Sunshine. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pagasinan at Dagupan City! Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating FB Live sa DZRD 981 at SMNI News North Luzon. Ngayon po yung araw ng Biyernes, ka-8 ng Setyembre taong 2023. Ako po yung tagapagbalita sa Sunshine News Plus Morning Edition. Ito po si kapatid J. Miguel Mendoza. At sa mga detalye ng ating mga balitang lokal. Mahigit 57,000 aspirants ng BSKE, kabuang bilang na nagay ng COC sa Pangasinan. Ayon yan kay COMELEC Provincial Supervisor Attorney Marino Salas. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila! Yes, Kapartner Jay, abot sa mahigit 57,000 aspirants ng Barangay at Sangguniang Kabataang Elections. Ang kabuang bilang na naghahain ng kanilang certificate candidacy noong August 28 hanggang September 2023. Ito ang inihayag ni Pangasinan Commission Elections Provincial Supervisor Attorney Marino Salas sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Meron po tayong total na 57,746 na aspirante na nagpila ng kanilang COC. Ang breakdown po nito ay sumusunod po. Ang punong sa punong barangay po, meron po tayong 3,593. Sa kagawad po ng barangay, we have 28,580. Sa SK Chairman po, meron po tayong 3,817. SK Kagawad, 21,756, sir. Inaasahan natin ni Salas na nadami talaga yung taon ang mag-aain ng COC. Anya, mas marami itong taong, well, si SK 2018, kung saan meron lamang 42,000. Kaliwanag natin ni Salas, ito ay dahil na rin sa RA 11768, kung saan magkakaroon ng mas maraming binitisya ang mga SK Kagawad. Sa ngayon, ongoing na ang final verification ng mga COC kung saan ipinadala na sa Maynila. Samantala, pwede pong mabawasan ang bilang na ito kung may mga matatanggal ang COMELEC na hindi qualified para na mas makandidato na may bagtas sa kanilang buhay, pwede itong ma-request ng security sa gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sila balo ka partner mo sa balitasyon. Samantala, mayorya sa mga magtatrabaho sa SNR Calasiao, mula rin sa bayan nito, ayon kay Mayor Macanlalay. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Kapartner, nakakasiguro si Calasiao Mayor Kevin Macanlalay na ang mga kukuning trabahante ng SNR ay mula rin sa kanilang bayan. Sa panayam ng Sunshine Radio, sinabi ni Mayor Macanlalay na may iba ng mga taga-Calasiao na nagsasanay na ngayon sa dao para sa kanilang trabaho. Sunshine News Blast! Majority ho ng ini-employ pa ho nila dahil yun na ho ang iniling natin ay mabigyan ho ng trabaho ang aming mga kababayan. So, may mga positions ho na basta na-meet ho ng aming mga kababayan ay sa kanila ho ibinibigay. May mga nagtitraining na ho sa DAO, sa ibang ano ho. Meron din pong mga empleyado ho ng SNR na galing ho sa ibang branches nila. Nung nakausap po natin yung president ho na si Sir Tony C, tinanong ho natin sa kanila na kung papaano po ba masasabi na maganda ang employment nila sa isang store. Ay ang sabi niya, kung makaproduce kami ng mga higher positions na nanggaling na ho mismo sa inyong bayan. Aminado naman ang alkalde na apektado ang mamagsasaka dahil sa sunod-sunod na bagyo na tumama sa hilagang bahagi ng Luzon. Anya, makakaapekto din sa mga ito ang price ceiling na itinakda ng gobyerno. Patuloy ding na isinusulong ng alkalde na makilala pa ang Puto Calasiao at ito ang kanyang ipinagre-regalo sa mga bisita niya. Dagdag nito, nakilala rin anya ito dahil sa isinasagawang Puto Festival ng bayan. Samantala, may iba pang mga produkto na sinisuportahan ng alkalde. Ito ay ang kakao o tsokolate at pastilya. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. At sa iba pa mga balita, Department of Health and Locos Region sinulo ang paggamit ng generics ngayong Generic Awareness Month. World Suicide Prevention Day, ipagdiriwang sa September 10. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Tal. Kapartner Vic!
Sinusulong ng Department of Health Ilocos Region ang paggamit ng generics na gamot ngayong buwan ng Setyembre kung kailan ipinagdiriwang ang Generics Awareness Month. Ang pagdiriwang na ito ay bilang pag-alala na rin sa pagsasabatas ng Generics Act of 1988 o Republic Act No. 6675 na nilagdaan noong September 13, 1988. Ang tema ng selebrasyon ngayon ay taon, ay kalusugan, ay palakasin, generics ay tangkilikin. Saad ng DOH Ilocos, ito ay mura, epektibo at garantisado para sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ngayong September 10 naman, ang pagdiriwang ng World Suicide Prevention Day. Taon-taon itong idinadaos upang madagdagan ang awareness ng mga tao sa pagpapatiwakal at ma-promote ang preventive measures para mabawasan ang bilang ng mga nagpapakamatay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vicaud, kapartner mo sa balita. Samantala, Dagupan City Mayor Belen kasama ang DPWH nagtungo sa ilog at sapa ng lunsod upang bato ko yung tiyak na solusyon sa baha. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Natulong sa Dagupan City Mayor Belen Fernandez kasama ang Department of Public Works and Highways sa mga ilog ang sapa upang matukoy ang matiyak na solusyon na dapat gawin upang maipan ang lumalalang baha sa syudad. Kasama ni Mayor Belen dito ang City Engineering Office sa panguna ni Engineer Josephine Corpus, mga representative ng DPW Region at River Second Pangasin upang ma-inspect ang mga ilog. Ang mga ito ay ang Arellano Creek, Pantal, Patukawan River, Pantal, Tampak Bridge, Patukawan River, Roseback Culvert, Old Venetia Road, Lasip Chico, YMCA, Burgos Perez Boulevard, Sinocalan River, Ubacayo River, Rizal Extension, Riverside, Lugo Chico, Mariposa Bridge, Mariposa Creek, Lugo Grande, Mayong Buherero Creek, Lasip Chico, Sitchomoski, Lugo Grande, Baxalbert, Ramos Bridge, Sinocalan River, at Old Venetia Road. Pagkatapos ng fieldwork, nagtungo sa opisina ng mayora o mga opisyal at napag-usapan ang mga kailangan sa pagkakaroon ng bridging, elevation, at pagsasaayos sa mga drainage sa mga nasabing lugar bilang mga pangunahing hakbang kontra baha. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Service. Samantala, baka bagong paraan ng pagsasaka, malaking tulong para sa o para madagdagan ang rice production ng bansa. Ayan kay ETA Region 1 Director Evangelista ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Malaking tulong capability building and training na binibigay ng ATI Ilocos Region para sa mga magsasaka para malagdagan ang rice production. Ito ang inihayag ni ATI Ilocos Region Director Rogelio Evangelista sa pananayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Okay sa atin, lalong-lalo na ang mandate natin is to provide extension support. Nandiyan yung ating capability building, ano yung trainings ano na binibigay natin sa ating mga farmers, ano, lalong-lalo na dapat alam nila kung paano nila yung mga teknolohiya, kung paano nila gagamitin itong mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka, no? Na alam naman natin na need talaga nila na mabawasan yung gastusin nila. Sa ad director, dapat makipag-ugnayan ang mga magsasaka para sa pagsasanay na pwede nilang ma-avail. Dagdag pa ni Evangelista dahil sa mga training tulad ng tamang paggamit ng fertilizers, proper management ng tubig, pwedeng makabawas ito ng gastusin sa mga magsasaka. Paliwanag ng director na may mga ibinibigay na rin ng gobyerno ngayon na binibinhi ang mga bono at mga abono. Ayon pa sa kanya, isa sa nakakahadlang sa produksyon ay ang pabago-bagong klima, bagyo at sobrang tag-init. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Landers, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pa ang balita, baka bago para ng pagsasaka or kasalukuyang kaluyugan art exhibit makikita sa Banaan, Pangasinan Provincial Museum. Ang detalye mula kay Bien Bergabilla. Kapar Bien. Yes, good morning kapatid. Makikita sa Banaan, Pangasinan Provincial Museum ngayong September. Isa sa mga galaw nito na asin gallery ayon sa Provincial Tourism. Ito ay maging home to seasonal exhibit ng mga talented artists ng Pangasinan. Para naman sa monumentous opening ng museum, ipakikita ang Kaluyagan Art Exhibit na hango sa salitang Kaluyagan na ibig sabihin ay province made.
Ito ay pagsasama ng mga sining mula sa mga Pangasinan artist na sina Master of Art, Maestro Romy Panangkim, UP Professor Emeritus ng College of Fine Arts, Nestor Benluan ng Pusrubyo, at Visual Olympian at Monumentalist Joey the Twin mula sa mga Zan. Kasama rin dito ang mga proactive artist groups na Pangasinan tulad ng Pangasinan Artist Guild, Bulinao Artist Group Incorporated, Bagi Pinangkaseki Artist Circle, Saragmi at Liket Laket Datek. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahat si Vian Brugabinya, kaporte mo sa balita at serbisyo. At soling balita ang local DSWD Field Office 1 na kiisa sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamara Big Town. Kamara Big! Nakiisa ang mga empleyado at kliyente ng DSWD Field Office 1 sa lahat ng mga opisina nito, kabilang na mga Regional Program Management Office, Provincial Operations Office, Center and Residential Care Facility sa buong rehiyon sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill. Inobserbahan ang ginawang pagsasanay ng mga evaluators mula sa Disaster Response Management Division upang matiyak ang kahandaan ng bawat opisina sa panganib ng lindol. Hindi lamang ang DSWD FO1 na nagsasagawa ng ganitong aktibidad, kundi ang mga paaralan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Big Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo.